And guys, yan po yung way ko para magluto ng gatang langka. So, pinapakulo ko muna yung hipon and then pag nag-dry na siya, lagyan ko ng konting olive oil. And then, eto naman, sa pangalawang piga na yan, pinapaluto ko muna yung langka. And then, kapag medyo luto na siya at kumulo na, ilalagay na natin yung hipon doon na dry. Huwag natin i-direct yung hipon na fresh kasi ano siya, yung malansa yung ano niya, yung amoy niya tsaka yung lasa, hindi siya ganun kasarap. So, mamaya, balikan natin kapag ready na. Okay. Ayan, nilagay ko na yung hipon. So, antayin natin na lumambot yung ano, yung langka. Then, saka natin ilagay ang kakanggata. Sa mga hindi nakita yung ingredients, ang ingredients na nilagay dyan, sibuyas, bawang luya. Naglagay ako ng kamintang buo, konting laurel para mas mabango. And then, mamaya lalagyan natin siya ng pamintang durog. And then, lalagyan din natin ng green na sili, tsaka red sili, and then yung kakanggata. Ano lang yan, guys, asin lang yan, tsaka konting, ano, konting sugar lang yan, ang timpla niya. Para healthy pa rin siya, hindi siya, ano, hindi siya puro, ano, patawag yung magic syrup, hindi rin maganda sa katawan natin. Yan. Antayin lang natin lumambot, no? Tapos, pakita ko sa iyo pag okay na. As you can see guys, nilagay ko na yung kakanggata tapos yung sili. At nilagyan na natin ng konting pepper, black pepper powder. Ayan, ready na. Luto na siya. Luto na. Pwede na tayong maghapunan. Di ba? Ang sarap. Simple lang. Sa gantong halaga, ano po, at least ano, meron kayong ano, 250 may gulay na kayo. Masarap. Ang mahal po kasi ngayon ang bilihin. So, talagang tipid to the max ang kailangan natin gawin. No? Pero sa 250 na yan, ano na yan, good for 5 to 6 person ang pwede makakain dyan ng gulay. So, healthy naman siya. Okay, so see you on my next cooking time. Bye! God bless everyone. Bye-bye! God bless us all!